guys. Bali, hindi ka mga yun. Mga drawing plates, dahilan bakit hindi ka pa nagpapahinga. Pasado alas 12 na ngunit gising na gising ka pa. Pindot dito, sulat doon, binabasa bawat memong sinesend sa iyo buong maghapon. Hindi mo maipagkakailang pagod ka na. Pero sabi ng puso't isip mo, sige pa. Hindi pa man nagsisimula ang araw na pinakahihintay ng lahat, pero feeling mo nabugbog ka na at sa pahingay salat. Mayroon na bang taong nagtanong sa'yo kung kamusta ka na ba? Kamusta na nga ba ang teacher ko sa panahon ng pandemya? Di ko inakalang mapasabak ako sa iba't ibang hamon na ibinato sa atin ng kasalukuyang sitwasyon. Bigla na lang akong naging module writer at di ko inaasahan yun. Pagkatapos lamang ng ilang araw ng trainings, seminars at meetings, nakagawa na ako ng output na maaaring gamitin ng bata sa panuruang tao. Mag-sort, magbilang, mag-stapler, mag-pack ng mga module na nabigay sa akin magagandang kamay ng kalyo. Kalyo na tanda ng pagmamahal at pag-aalala sa mga batang salat sa buhay. Noon, inakala kong tapos na ang trabahong pinagawa sa akin. Yun pala'y sa enrollment ay muli akong susubukan. Text, tawag at chat ang aking mga ginawa. Mahanap ko lang ang mga estudyante kong nawawala. Dito tumatak sa aking isipan na kailangan ko pa din palang maging tulay. Tulay upang magkaroon ng komunikasyon sa mga estudyante kong hirap din sa ganitong sitwasyon. Ano mang hirap at pagsubok na dumating, dahil sa pagbabago ng panahon o tinatawag nating new normal na dulot ng pandemya. Kaya ko to. Teacher ata ako.